For our problem, the bin holds 3 cylinders, each weighing 1,200 Newton. The diameter of each cylinder is 600 millimeter. Assume frictionless surface and determine the following. A. Reaction at point A. B. Reaction at point B. And C. Reaction at point G. For the first problem, to determine the reaction at point A, i-take natin muna yung pre-body diagram ng top cylinder. Ito, yung cylinder na to, yung color blue. By taking the pre-body diagram of the top cylinder, ilagay natin lahat ng known and unknown force na nag-a-act sa cylinder na to. First is yung kanyang weight na nag-a-act sa centroid ng cylinder, which is nasa gitna. Ang weight ng cylinder na to, as given in the problem, is 1,200 Newton. Dahil hiniwalay natin yung top cylinder, ma-expose ngayon yung reaction sa point A at sa point B, which is caused by the contact between the top cylinder and the bottom cylinders. If ito yung centroid ng circle or yung center ng circle, therefore, ito yung line of action ng reaction sa point A at ito naman yung line of action ng reaction sa point B. Due to the weight of this cylinder, therefore, pa-compress ngayon yung reaction dito sa point A. At ganun din sa point B. I-denote natin na RA yung force na to at ito naman ay RB. Next, ay i-establish natin yung ating X and Y axis. Piliin na lang natin itong horizontal as the X axis at yung vertical as the y-axis. Kakailanganin natin ng angle ng RA at ng RB. Makukuha ba natin yung angle nila? Balik tayo doon sa original figure. I-drawing natin yung centroid or yung center ng bawat circle. Di ba yung distance na to ay equal sa radius ng isang circle or ng cylinder. Ganon din to. Equal din to sa radius ng isang cylinder. Which is happen na bawat cylinder is symmetrical or identical. At ang radius ng bawat cylinder is 600 mm. Yung total distance na to ay equal sa 600 mm. Ganon din dito. 300, 300, 600 millimeter. At dito din. As we can see, kapag pinag-connect natin yung center ng bawat cylinder, ay meron tayong mapoform na isang equilateral triangle. At one of the property na isang equilateral triangle, all sides are equal, therefore, yung bawat interior angle nito ay equal din. Since ang total interior angle ng isang equilateral triangle ay 180 degrees, hatiin natin yung sa tatlo, therefore ito ay equal sa 60 degrees. Yung bawat interior angle ng equilateral triangle. So yung total angle na to ay equal sa 60 degrees. Kaya naman, ito ay 30 degrees at ito din ay 30 degrees. Mag-take tayo ng summation forces along x-axis is equal to 0. I-take natin lahat ng pakanan na force as positive. Ang pakanan na force ay yung x component ng RA, which is equal to RA cosine 60 degrees. Nasaan yung 60 degrees na ginamit ko? Ito yon, 60 degrees. Kaya cosine function yung ginamit ko.
minus yung pakaliwa, which is yung x component ng RB. At ang x component ng RB is RB cosine 60 degrees is equal to 0. Since present sa lahat ng term ng equation yung cosine 60 degrees, pwede natin itong i-cancel out. At kapag nilipad natin sa kabilang side ng equation yung RB, we can conclude that RA is equal to RB. Mag-take naman tayo ng summation forces along y-axis is equal to 0. I-take natin lahat ng upward force as positive. So, unahin natin lahat ng pa-upward force. Ang mga pa-upward force ay yung y component ng RA at ng RB. Ang y component ng RA is RA sine of 60 degrees plus yung y component ng RB, which is RB sine 60 degrees minus yung weight na 1,200 newton equal to 0. Diba, we already concluded that RA is equal to RB. So, we can rewrite this as 2RA sine 60 degrees. Ilipat na natin sa kabilang side ng equation yung 1,200. Therefore, RA is equal to 1,200 newton over 2 sine 60 degrees. At ang value ng RA is 692.82 newton. So we're done solving for the value of reaction at point A. Next naman is yung reaction at point B. At para makuha yung reaction sa point D, i-take naman natin yung bottom left cylinder. Yan yun, yung nakakulay blue. Nahirapan tuloy akong lagyan ng designation yung cylinder kasi hindi ko nalagyan ng cylinder 1, 2, 3. Anyways, let's continue solving. Ilagay natin lahat ng known and unknown force na nag-a-act dito sa cylinder na to. First is yung acting force na weight na nag-a-act sa center ng cylinder. At ang value niya ay equal sa 1,200 newton. Nung tinake natin yung free body diagram ng top cylinder, nakuha na natin yung value ng reaction sa point A, which is due to the contact of the top cylinder at ng cylinder na to. Ito yung RA, at ang value niya ay equal sa 692.82 newton. Ito lang yung known force na meron tayo. Ilagay naman natin lahat ng unknown force. Yung reaction ng vertical wall at ng cylinder na to is yung reaction sa point D. Ito yon. Pa-compression din. Pa-compression kasi due to the weight of the top cylinder, it tends this bottom left cylinder na ma-compress papunta sa kaliwa. Next is yung reaction ng floor at ng cylinder na to, which is yung reaction sa point F. Ito yon. RF. Pa-compression din due to the weight of the top cylinder, which is ang natatransfer nga sa kanya is yung RA at yung weight mismo ng cylinder na to. Next is yung reaction sa point C. Pero bago yon, i-analyze natin muna yung scenario. Dahil sa weight ng top cylinder na naka-place sa gitna mismo ng dalawang cylinder sa ilalim, yung dalawang cylinder sa ilalim, it tends to move this way. Itong cylinder na to pa kanan, itong cylinder na to pa kaliwa. Therefore, itong reaction sa point C is approximately equal to 0 or negligible na
dahil mawawala yung connection dito sa dalawang bottom cylinder. Therefore, we can conclude that the value of RC is equal to 0. Establish natin yung ating X and Y axis. Ayan, ayusin lang natin yung drawing. Hindi pantay eh. Ang hinahanap natin is yung value ng RD. Para makuha yung value ng RD, mag-take tayo ng summation forces along x-axis is equal to 0. I-take natin lahat ng pakanan na force as positive. Ang mga pakanan na force ay yung RD, positive, minus yung x component ng RA. Nalimutan ko ilagay yung angle na to. Pero based sa figure na drawing natin kanina, this angle is equal to 60 degrees. Minus yung x component ng RA, which is equal to 692.82 newton cosine 60 degrees. Wala nang ibang force pa na along sa x-axis. Pwede na natin itong equate sa 0. Therefore, the value of RD is equal to 346.41 newton. For the last problem, determine the reaction at point G. Kung i-analyze natin yung problem, we can conclude that the reaction at point F and the reaction at point G is equal. Since paghatian nilang i-carry yung weight ng tatlong cylinder. Ipakita natin yan by taking the free body diagram of this three cylinder. By taking the free body diagram of the three cylinders, ilagay natin lahat ng acting force, which is yung weight ng bawat cylinder. Yung weight ng bawat cylinder ay equal sa 1,200 newton. Alisin ko muna yung mga distances ha, para hindi patong-patong. Weight is equal to 1,200 newton. Dahil hindi natin hiniwalay yung bawat cylinder mula sa isa't isa, hindi lilitaw yung reaction sa point A at sa point B. Pero dahil hiniwalay natin yung tatlong cylinder doon sa kanyang surrounding, lilitaw ngayon yung reaction ng point D, point E, point F, and point G. This is RD, RE, RF, and RG. By taking summation forces vertical, RF plus RG is equal to 3 times ng weight, which is yung weight ng bawat cylinder. But since symmetrical yung bawat cylinder, we can conclude that RF is equal to RG. If that is the scenario, we can compute for the value of RF using this free body diagram na lang. By taking summation forces along y-axis, is equal to 0, take natin lahat ng upward force as positive. Ang mga pa-upward na force ay yung RF. Wala na, so yung mga pababa naman. 1,200 newton minus yung Y component ng RA, which is equal to 692.82 newton. Sine 60 degrees is equal to 0. And RF is equal to 1,800 newton. Balik tayo dito. Diba since RF is equal to RG, sabi ko, paghatian ng RF at ng RG yung weight ng tatlong cylinder. Ano ba yung total weight ng tatlong cylinder? Yung weight ng tatlong cylinder is equal to 3 times 1,200 newton.
equal to 3,600 Newton. Diba nga, paghahatian ng RF at ng RG yung weight ng tatlong cylinder. Therefore, the value of RF is equal to RG, which is equal to 3,600 Newton all over 2. And this is equal to 1,800 Newton. Diba ganito din yung magiging itsura ng free body diagram ng bottom right cylinder, naka-mirror nga lang.